So, ito, ang Bomba Pilipinas, Dragon Boat Team, may isang grupo ng mga mananagwan or tinatawag din na sagwanero at sagwanera na patuloy nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. At kamakailan lamang, nag-uwi ang grupo ng mga medalya mula sa isang kompetisyon. Kaya naman, para mas makilala pa natin sila, ating mga kasama ngayong umaga, ang presidente, vice-presidente at ang director of sponsorship na sina Rian Pisico, Mark Gapasangra at Tisha Dizon. Rise and Shine, good morning po. Kami po'y nalulog good na makasama kayo dito sa Rise and Shine Pilipinas. Welcome po to the show. Good morning po. Congratulations po. Magandang umaga. Alright, kay Ma'am Rian muna. Binibining Rian. Ito ha. Kwentuhan niyo muna po kami. Ano po ba itong Bomba Pilipinas Dragon Boat Team? Bakit Bomba? So, bomba. Very powerful eh. No? Bagay na bagay sa'yo eh. Diba? Pero paano ba nagsimula rin po yung grupo ninyo? Ang Bomba Pilipinas Dragon Boat Team ay nabuo kasama ng mga matatagal na nagsasagwan from galing sa ibang team. Okay. So, nabuo yung team namin dahil iisa lang yung adhikain namin, isa yung goal namin bilang isang mananagwan. Okay. So, kaya naging Bomba Pilipinas ang team name namin is galing yun sa halimbawa malapit nang matapos yung competition, malapit na sa finish line. Okay. Then sabay-sabay kami sasabihin ng bomba para mas lalo pang explosive. Bomba. Bomba. Ako naman matatakot agad ako magkaroon sa mga nito. Okay na ba sila? Para mas lalo pang ma-push yung mga yes. Paddler para mas mabilis na explosive eh, no? May experience na kayo pag sigaw niyo ng bomba, biglang may natakot. Wala. Nahulog sa bangka. Wala pa. Pero pansin ko, ang dami nilang trophies. Oo. Ang daming awards. Ito, Sir Mark, kwentuhan nyo naman kami, no? Ano na ba yung mga kompetisyong nasalihan nyo na at naipanalo? At recently, I've heard, yes. Ikuwento mo na rin, Ginoong Mark ang inyong recent na tagumpay. Well, thank you for that po. Maraming salamat. We just recently won po nung July 1 to 3 sa Sabah, Malaysia race. Okay. So we won a gold and a silver together with all the 135 competing teams na nandoon po sa Malaysia. 135. So, we are fortunate also enough na kami yung unang team na nakalabas sa Pilipinas na Dragon Boat Team na nakasagwan after the, well, pandemic pa rin naman, pero technically, mula nung pwede nang lumabas, kami yung unang Dragon Boat Team na nakalabas. Grabe. And then recently lang po, kahapon lang, nagkaroon kami ng award sa Manila Bay. Sa Dolomite. Ayun tayo ng unang Dragon Boat Race sa Dolomite Beach. Galing! Wow. So, galing! Which galing is napakaganda. Yes, napakaganda. Na kaya pala natin gawin yun sa Manila Bay na magkaroon ng ganun din na competition na using, syempre, yung ating rehabilitated na beach doon. Yes. So, ang napanalunan namin doon is we won sa Masters category, won the championship on the exhibition race. Okay. We also won first runner-up sa open category alongside with the Philippine Army. And also, we also won po yung women's po namin sa kategorya na po na yun. Alright. Pagbati sa tagumpay ng Bomba Pilipinas. Thank you so much. Congratulations. Hey, nag-celebrate ng birthday ngayon. Balita ako si Binibining Tisha. Happy birthday, maligayang bati. Anong wish mo ngayon? Salamat po, sir. Natupad na po yung wish ko na magsama-sama kami team members at naging safe yung race kahapon. So yes. Yun lang naman ang wish ko na makasagwan ng at syempre, bonus pa na nanalo kayo, ha? Opo, bonus na lang po yun. Pero Ma'am Tisha, for sure, hindi lang puro tagumpay. May mga paghihirap struggles din kayong dinanas, no? Kwento mo naman sa ating mga viewers what were the struggles at paano yun nalagpasan ng inyong grupo? Well, yung mga struggles kasi namin, iba-iba. Because yung team namin and the federation po, ay open po siya in any walks of life. Yeah. Siyempre, financially, meron voluntary kaming nagbibigay din ng sarili naming pera para dito, pang gastos, lalo na kung may international race kami. So, isa yun sa mga pagsubok namin. Isa din dun, dahil binabalanse din namin ng personal life namin, sa pagtitraining kasi kailangan namin magising talaga ng maaga at disiplina na makapag-training. So, may mga struggles kami na kailangan
magkaroon kami ng work-life balance din and additional lang doon yung pagtitraining namin na kailangan din mabuhos namin yung sarili namin para maipanalo at ma-representa yung bansa. Kailangan talaga ng matinding disiplina dito. Oo, pero may mga work din kayo aside from this. Meron kami. Buti po, ang galing mo, nababalance. Pero Ginoong Mark, para sa ating mga manonood no, na may interest na sumali sa Bomba Pilipinas, ano-ano ba ang mga kwalifikasyon? Well, para sa team po namin, we welcome everyone naman po to join the team. So, kung ano man yung age mo, hindi kami nagre-restrict. As long as physically fit ka and you can be able to perform lahat na mapapagawa. Meron kaming mga certain social media pages that they can reach out. Our Facebook is actually very active. Pwede niyo po kaming i-message doon para makapag-try po kayo ng Dragon Ball Sport. Pwede ka doon. Kayo po, try nyo yung tatambol. Ako yung taga-tambol. Okay, 1, 2, 3. May bilang kasi yan. Kasi pag hindi ka sumunod sa bilang, I remember before, sumama ako doon sa bangka ng mga nagkasagwan. Tapos may bilang pala, hindi ko alam may bilang. Paano? So, parang, 1, 2, parang ganun pa sila. Hindi ko sure na may, may bilang pala. 1, hindi ako ready. Biglang ganun agad. Kasi ganun palakas. So, dahil bigla ako bumagsak. Kaya kailangan talaga meron kang puwersa, meron kang ini-invest na lakas. Paano pag Bomba Pilipinas? 1, 2, 3. Bomba. Bomba. Ayan. Binibining Rial, kunin lang po namin ang inyong mensahe para syempre sa ating mga manonood. At ganun din po, imbitahan niyo na rin po sila sa mga susunod pa ninyong mga gagawin ngayong taon. Para sa ating manonood, iniimbitahan ko po kayo na itry nyo rin po yung Dragon Boat kasi hindi lang naman po kami dito para mag-compete. Ipinopromote pa rin po namin yung sports para po sa ating mga kabataan, sa mga age na mga middle lang na mga masters, ganyan, 40 and pataas. So, may mga upcoming races kami nitong darating na November. October sa Sarawak, Malaysia. So, second international race namin to itong taon na to. So, yung race na to is medyo mas mataas na level ng competition but ibang national teams from other countries. At the same time, meron din kaming third leg. Yes, usually, and fourth leg. And fourth leg, quarterly regatta leg kasi ng PDBF. Sure, grabe yung magiging train niyo for that and good luck. And again, congratulations po sa inyo. Maraming salamat. Ating pong nakausap ang presidente, vice-presidente at director or director of sponsorship ng Bomba Pilipinas Dragon Boat Team na si Rian Pisico, Marga Basangra at Fisha Diza. Maraming salamat po sa inyo at mabuhay po. Congratulations! Thank you! Thank you po! Thank you! Nawa po ay nabusap.